Warning. This special training contains highly motivational self-development that could affect your sleeping habits. The result of the principle and concept will greatly increase your income and produce abundant wealth. I'm going to give you a training, no, ngayon pong gabi na to. And marami po tayong matututunan, of course, sa pagnenegosyo natin sa IAM Worldwide. So I'm gonna give my best. Will it be okay kung magpa-participate ka? Okay ba yon? So deal ba tayo doon? Sige nga, online ano, shake hands po tayo. Deal? Paki-comment nga po ng deal kung kayo po ay agree po doon sa nabanggit ko po na we will participate po sa ating Facebook Live. So anyway, welcome po. Ang reason po kaya po natin ginagawa po itong training natin sa IAM Worldwide dahil po ano no sa pagnenegosyo kasi natin dito, syempre, kailangan alam mo kung ano yung gagawin. Kailangan may idea ka kung paano natin patatakbuhin ang negosyo natin. So syempre, gusto naman namin na kumita ka ng maganda dito, gusto namin matuto ka, and syempre gusto rin namin ma-develop ka po sa pagninegosyo po sa IAM Worldwide. So again, meron po tayong sistema po dito na sinusunod sa mga bago po. Meron ba dito na ano ka pa lang, let's say, 1 month ka pa lang sa IAM Worldwide or maybe 2 months ka pa lang or 3 months pa lang? Paki-comment nga po yung mga bago pa lang po sa IAM Worldwide. Sige po, comment po tayo ng number 2 kung ikaw ay bago pa lang sa IAM Worldwide. Ayan, sige nga po. Para alam ko lang kung ilan ang mga bago natin dito. Or maybe kakasali mo lang this week. Or maybe kahapon. Okay? So, sa lahat ng bago po, the system that we have. Kailangan mo rin sundin. Pag bago ka pa lang, ang una mong gagawin ay a-attend ka ng training na ganito every day for 30 days. Okay po ba yon? Deal ba tayo doon? Sa lahat ng bago po, yung mga 1 week pa lang, 1 month, diba? For 30 days, kahit na kumakain ka, so pwede kang manonood, kahit na naghuhugas ka ng pinggan or nasa bahay ka lang, so pwede mong i-play lang yung video natin na to. Okay ba yon? Deal ba tayo doon? Online ano nga tayo? Online deal? Paki-comment nga ulit yung deal. Ang reason kasi, kailangan mo matutunan kung paano ginagawa po ang negosyo natin. Okay po ba yun? So, deal tayo dyan. So, again, welcome po sa IAM Worldwide. And ang ganda po ng negosyo ginagawa natin. Ako, the reason why I joined IAM Worldwide is not only for, ano, no? Kumbaga, syempre, kasama na po dun yung pwede tayong kumita. Pero one thing na I really love about IAM Worldwide business is yung you have the ability to produce wealth, okay? Or income na hindi mo habang buhay tatrabahuhin. Okay? Kasi alam naman natin na may mga negosyo na makikita ka nga ng malaki pero hindi ka naman makakaalis. Okay? In other words, parang wala ka masyadong time freedom. So I love yung idea po na pwede kang kumita ng malaki at the same time, pwede kang magbakasyon. Okay? How many of you gusto niyo yung mag-ganong buhay? Katulad yung mga top earners natin sa IAM na kumikita ng 500,000, 1 million, 1.5. So, And ang maganda pa doon yung travel nila sagot ng company, di ba? So, by the way, sa mga hindi po nakakaalam, yung company kasi natin may mga travel incentives tayo, di ba? And palakpakan din po natin ang mga naka-hit ng 20, no? Na a-awardan po ng sasakyan ng IAM Worldwide. So, yung mga naka-hit po this year ng bagong sasakyan na naman, fully paid, okay? Para sa po mga hindi nakakaalam, ang company po natin ay may mga incentives po tayo na pinamimigay po no sa mga ating mga dealers and ang dami pong naka-reach no, congratulations, may mga bago na naman silang sasakyan na fully paid. So online palakpak naman diyan. Kailangan natin silang palakpakan. Congratulations po, congratulations. Ayan. And also, syempre, sa negosyong ginagawa natin, ano yung kagandahan pa nito? You can start, di ba, sa maliit na kapital. Di ba? So kasi, kumbaga sa ano, makakapagsimula ka ng negosyo agad. And I do believe this is the best retirement plan.
Ayan, ito pong ginagawa natin na to, syempre, wala naman, ewan ko lang, no? Syempre, may iba-ibang career, iba-iba tayo ng goals in life. Pero syempre, may mga goals ka rin na syempre, you don't want to work naman, no? For the rest of your life. Syempre, ang goal mo rin, to retire as early as possible. So, I do believe IAM Worldwide is one of the best retirement plan in the world. Na kapag tinarabaho mo siya, nagkakaroon ka ng passive income, nagkakaroon ka ng residual income. Ako, naniniwala po ako, hindi naman tayo nabuburn out sa trabaho. Ayan, so lagi ko po itong sinishare. Para sa akin, hindi naman tayo nabuburn out sa trabaho. Saan po tayo nabuburn out? Sa sweldo. Okay, yan ang katotohanan. So, that is why maraming kumakarir po ng IAM Worldwide kahit na po mga medyo may kaya na sa buhay, mga professionals, yung iba, mga nag-work na sa Dubai, yung iba nag-work sa Europe, pero ginagawa pa rin nila yung negosyong ginagawa natin. Kasi nga, of course, mas maganda yung pwedeng kitain, di ba? At the same time, may mga taong tumutulong sa kanila. By the way, isa yun yung sana gusto ko sa IAM Worldwide. Meron kang negosyo online, which is worldwide, and may tao na nag-guide sa'yo. May tao na sumusuporta sa'yo na hindi mo naman pinapasweldo. Ayos ba yun? Alam nyo kasi kapag ka nagbi-business ka, di ba? Minsan ganun, di ba? Ikaw lahat ang gagawa. Sa IAM Worldwide, yun ang kagandahan. May taong tutulong sa'yo. O, di ba? Saan ka pa? So, yun po ang kagandahan. And tonight, ang topic po natin ay inviting. So, syempre, mamaya marami tayong matututunan. Excited ba kayo? Excited ba kayong matutunan? Paano mag-invite? At paano, ano ba yung gagawin mo kapag kayo po ay may mga bagong sali na dealer natin? Ano ba yung next? No? Ano ba yung what is next? Yan po yung pag-uusapan natin. So, ready na? Comment po tayo ng let's go. Let's go. Let's do this, no? Maraming salamat, by the way, sa lahat nagpa-participate, yung nagko-comment. Thank you. Na-appreciate ko ang comment mo. And meron lang po tayong tatlong kalaban sa pagninegosyo natin. Tatlo lang po. Una po, number one, yung tinatawag na lack of knowledge. So sa lahat ng bago pa lang, kahit na medyo tumatagal ka na, baka lang hindi mo lang alam paano patakbuhin yung online business mo. Yung negosyo natin sa IAM Worldwide. Baka lang yun lang yung hindi mo alam. And that's why, for 30 days, pinapa-attend ka namin ng training. Wala namang bayad. A-attend ka lang dito, magpa-plug in ka lang, because that is our system. Gusto namin, syempre, ma-develop ka sa negosyong ginagawa mo. So number one is lack of knowledge. Kaya lang po, meron tayong kalaban kasi sa tagumpay. Ayan. So number one, lack of knowledge. Number two is lack of courage. Alam mo naman yung gagawin, pero nahihiya ka. Okay? So another enemy po yan. Kaya kailangan nating maintindihan, lakasan lang po ng loob. Okay? So kapag nagnenegosyo ka, lakasan ng loob yan. So kailangan, kapag may gagawin ka, halimbawa, magpo-phone call ka, lakasan ng loob yan. Halimbawa naman, mag-i-invite ka, lakasan ng loob. Halimbawa naman, magko-close ka ng prospect mo, lakasan ng loob. Halimbawa naman, magko-close ka ng deal, lakasan ng loob. Mag-video ka sa sarili mo, lakasan ng loob. Okay? Comment nga po natin, lakasan ng loob. So that's the number two. And the number three is yung tinatawag na katam. Ayan, yan na po si katam. Diyan na dumada po si katam. Yung alam mo na yung gagawin, malakas naman loob mo, pero tinatamad ka naman. So yan po ang enemy natin. So ngayon, syempre sa IAM Worldwide natin, ang dami natin natututunan dito, pero syempre, kailangan mo rin mai-apply yung mga natututunan natin. Okay? Kasi ano yan eh, parang gulay yan, no? Alam nyo po, ang mga information na binibigay namin sa inyo dito, hindi kami napapagod na i-mentor ka, pero parang gulay yan. Pag hindi mo kinain, pag hindi mo in-apply, masisira din siya. Ayan. So kaya kailangan, lahat na natututunan natin sa IAM, kailangan po nating ma-i-apply agad. So comment nga tayo. Comment tayo ng number 3. Ibig sabihin nun, i-a-apply ko po lahat ng matututunan ko. Okay? So maganda po ang topic natin ngayon, dahil ako rin, one of my challenge po
sa nung bago ako, no, sa ganitong klase ng negosyo ay yung pag-i-invite. I don't know how to invite, hindi ko alam ano yung kailangan kong gawin every day, and hindi ko alam yung proseso, hindi ko alam yung sistema. So, ngayon, share screen na po ako. Yan. ready na. Yan. So, number one, of course, is everybody recruits. Yan. Baka kasi akala ng iba, yung ginagawa natin ay, alam mo yon, yung tipong hindi ginagawa ng iba. Hindi po. Okay, yung ginagawa po natin, yan din po ang ginagawa ng ibang tao. Okay, kahit po yung mga big companies nagre-recruit po. Ano pa? Ang mga ano pa, basketball, 'di ba? Mga athlete nagre-recruit din sila. Okay? So, lahat po yan ay ginagawa, no? And pati nga simbahan nagre-recruit. Imagine mo yun, di ba? Pati simbahan nagre-recruit. So, there's nothing wrong with that, no? So, tayo, kailangan po nating maintindihan na ang negosyo natin ay normal. Ayan. So, ano pa po, no? Pagdating po sa negosyong ginagawa natin. Of course, ito yung mga kagandahan, no, ng negosyo natin. Of course, this is the future, no, ng pagne-negosyo, yung online business na. And, syempre, pagka nag-i-invite ka na, you need to show lifestyle. Ayan. So, if you fix mo yung iyong profile. So, syempre, dahil negosyante ka na, kailangan mong maintindihan na yung ano mo rin, yung Facebook account mo, tinitignan din yan ng mga prospect mo. So, kaya kapag ka ikaw ay nag-i-invite ka na, ginagawa mo na si IAM Worldwide, make sure na maayos din po ang inyong profile. Ayan, so lalagay mo diyan yung pangarap mo, yung mga activity ng ginagawa mo, and yung tipong kapag ka nakita ka na ng iyong mga Facebook friends, eh nakikita nila na uy, ang ganda nitong ano, no, ang ganda nitong business na to. Ang ganda ng ginagawa niya kasi nga nakikita niya yung lifestyle, nakikita niya yung ikaw as a person na alam mo yon, gusto kanyang samahan. So, yan po yan, ha? So, you need to fix your profile, syempre, sa pag-i-invite. Lalo na ngayon, syempre, we invite people through online. Okay? So, yan po ang mga kailangan natin gawin. And, this is a numbers game. Ayan. Numbers game po ang negosyong ginagawa natin. So, timing is everything. So, what do I mean by timing is everything? Minsan, pag yung inaalok mo isang tao, hindi naman ibig sabihin ayaw niya. Wala ka lang sa tamang timing. Kumbaga, ang inaalok mong isang tao, minsan ay busog, no? Ang isang taong inaalok mo ay busog. So, ibig sabihin, kahit gano'ng kasarap yung pagkain na ino-offer mo, eh, malaki po ang chance na hindi siya bumili. Kasi nga, busog siya. Pero kapag ka nagutom na siya, bibili na siya nung ino-offer mo. So, ganun din sa negosyo natin. Minsan yung iba dyan, eh, kakatanggap lang sa trabaho. So, wala pa yung attention niya sa'yo. And I also recommend, if you have 100 minutes, you spend 1 minute to 1 person. 1 minute to 1 person. 1 minute to 1 person. Rather than yung buong 100 minutes mo, inilalagay mo sa isang tao lang, eh maaaring hindi pa sasali. Ayan. So kailangan natin maintindihan, mga kapatid, this is a numbers game. Okay? The more entry you send, the more chances of winning. Kailangan marami kang nakakausap every day. So the question is, ilan ang nakakausap mo every day? Lalo na ngayon, madali na ngayon, magka-copy-paste ka na lang. Ha? Nagka-copy-paste ka na lang ng script, di ba? And ang kagandahan nun, eh, may mga tao na agad na nai-interes. So mamaya pag-uusapan po natin kung paano tayo mag-i-invite. Of course, lahat iaalok natin, no, sa negosyo natin sa IAM. Pero, syempre, hindi naman lahat talaga sasali. Normal po yun. Normal po yun. So, syempre, kailangan may idea ka rin kung paano po nag-i-invite. Okay? So, your network is your net worth. So, gaano karami ang iyong kakilala? Ayan po yan, ha? So, kapag ka tayo, syempre, nag-i-invite na tayo, you need to make sure. Anong ibig ko sabihin dito? You need to make sure
na ikaw ay dumadami ang iyong kakilala. So anong gagawin mo dyan? Mag-a-add ka ng friends everyday, makikipagkaibigan ka everyday. Ayan. So kailangan natin yung gawin para nadadagdagan tayo na nadadagdagan. So isa po sa common denominator na mga tao na nagiging successful financially, sila po ay maraming kakilala. Ayan. So sino po dito ang gusto mo na dumami ang laman ng bank account mo? Sige nga, comment nga tayo ng number one. Ibig sabihin niyang, gusto ko po dumami ang laman ng bank account ko. Ayan. Dumami ang zero. Pero wag naman puro zero. Ha? Wag naman puro zero. So sino sa inyo dito gusto mo na kapag ka nag-post ka, marami nagla-like. Kapag ka nag-post ka, marami nagko-comment. Meron ba ditong ganon? Yung gusto ko, Sir TJ, mas maraming engagement. Okay. Now, ang sagot doon, ito po. Ano na sa Facebook ngayon? Dapat ikaw din mismo, ginagawa mo rin yon. So, huwag ka mag-alala. Mamaya, ipapakita natin yan. Ikaw mismo, dapat ginagawa mo rin yon. Okay. So, sa pag-invite, ito yung mga medyo iiwasan mo rin. Kasi ano yan, no? Minsan natatag ka agad na, ay, ganito yung negosyo niyan, okay? So, baka makatulong lang to sa'yo. So, that doesn't mean naman pag ginamit mo to, hindi effective. Effective pa rin naman. Kaya lang, if ma-avoid mo rin siya, I think makakatulong sa'yo. So, yung opportunity, yung join, yung may ilalabas agad ng kapital, di ba? Yung upline, yung downline, tsaka yung seminar. Ayan. So, yan yung mga words na medyo kailangan mong ingatan kapag ka nag-i-invite ka. Kasi yung iba hindi nila naintindihan yan. So, ito yung tinatawag na clam. So, ano itong clam na to? Ito pong clam, ito yung strategy, paano ka magkakaroon ng maraming friends din online. Yan, ito yung sinasabi ko kanina. Most of the time tayo, gusto natin ng magkaroon tayo ng mga friends, 'di ba? Dumami yung friends natin, pero tayo naman hindi naman tayo nag-a-add ng friends. So, gusto natin dumami yung comments natin, pero tayo naman hindi naman nagko-comment. Hindi rin tayo nagla-like. Ayan. So, kaya kailangan gamitin natin tong clam. So, starting from now, deal ba tayo dyan? Deal? Online deal nga tayo. Starting from now, mas ma-comment ka na sa Facebook at mas ma-like ka na rin sa Facebook. Okay? And kapag ka ginagawa mo yon, babalik din yun sa'yo. And a good news, kapag ka marami kang ganun, mas maraming engagement ang papasok po sa inyo. And then doon, mas marami ka rin magiging prospect. Ayan, so nakakatulong din yung pagsali mo sa mga group, sa mga page. Ayan, so nakakatulong po yan. Okay. So, eto naman para mas ano ka pa sa online world, no? Magayan. So, pwede kang mag-post, di ba? Gawa ka ng mga connections. Ano pa kailangan mong gawin? Ayan. Kailangan mong i-apply yung know, like, and trust. O, paano ka magugusto ng isang tao? Di ba? So, you need to demonstrate na meron kang alam sa negosyong ginagawa natin. So, syempre, pinapasalita mo rin siya. What else? Nagiging positive na tao ka rin, tapos magalang ka rin, ayan, tapos ginagamit nyo, when you address your prospect, tinatawag mo siya sa pangalan niya. Ayan, so, ang tawag dyan, know, like, and trust. So, pagdating naman sa pagtitiwala naman, syempre, you can also get testimonials. Ayan, so, kailangan nakikita ng prospect mo na may mga testimony ka rin pinapakita sa kanya. Yan. So, wala pa tayo sa topic natin na inviting, ha? So, fasten your seatbelt po. Magiging mabilis lang po itong topic natin. So, again, kapag ka nag-i-invite ka na, makakatulong din kung wala kang emotions sa outcome. Ayan. So, parang ano lang to, isipin mo lang para ka nag, ano ba yun? Para ka nagtatrabaho din, di ba? Di ba, sa trabaho, hindi mo naman iniisip kung alam mo yun, yung emotion mo masyado. You just have to do what you have to do. Okay, kailangan mo lang gawin yung dapat mong gawin. So, ganun yan. So, tayo din, kapag ka nasa negosyo na tayo sa IM, wala din emotion sa outcome. Ha? So, wag mo masyadong pe-personalin. Hindi naman porket yung kaibigan mo ay hindi sumalis sa'yo, hindi ka na rin
alam mo yon, hindi ka na rin ano, kumbaga aawayin mo na siya, ganun. So walang ganun. So ano lang to, kumbaga sa ano, negosyo lang. May sasali, may hindi, it's okay. So you can't force people to join, and hindi porket pag may sumali sa'yo, excited ka, pag walang sumali, medyo nalulobat ka. O kaya naman, kapag may nag-quit sa negosyo natin sa IAM, nalulobat ka rin. Okay? So, hindi ka naapektuhan sa sinasabi ng iba. So, tip yan sa pag-i-invite. Yan po ang tip natin. And also, nakakatulong din po ito. So, kapag tayo po ay nag-i-invite na, we need to understand yung meaning ng no. Ayan. So, pagdating po dyan is, syempre, again, ang rejections, wala naman talagang meaning yan. Except lang sa meaning na ilalagay mo. Okay? Do you follow ba? Do you follow? Ang rejections ay walang meaning except sa meaning na ilalagay mo lang. So, for example, ang goal mo, magkaroon ka ng 20 no's a day. Yan ang goal mo. Gusto ko magkaroon ng 20 no's a day. Oh, di ba? So, because of that, syempre, hindi naman lahat ng tao magno-no. Yung ibang kakausapin mo dyan, magugulat ka mag-yes. So, ang way to you, to know, at to yes, is through no. Ayan. So, kapag ka nag-i-invite ka na, may mga dadaanan kang no bago po nagkakaroon ng yes. Okay, do you follow? Oh, amen ba tayo dyan? Ayan. So, kaya kailangan, hindi ka lang may goal na may sasali, meron ka ring goal na ano? Na no. Ayan. So, everyday i-goal mo at least mga 3, 5. Ayan. Ako, may mga kakilala ko na top earner, gino-goal nila 10. Everyday, goal nila 10 tao na magre-reject sa kanila. Ayan. So, ikaw, kapag ka ikaw ay nare-reject, ano ngayon ang nararamdaman mo? Do you feel bad? Or alam mo na yung no is papunta ka na dun sa yes? Bayad po kasi tayo sa bawat rejections na nakukuha natin. Yan po ang negosyo po natin dito. Okay, so balik po tayo dito. So mag-decide ka na ngayon, simula ngayon, ilang no ang i-goal mo every day. Okay? So what else? Yan, ito maganda to. Ang tawag dito ay recruit up. So ano ibig sabihin ng recruit up? Yung ikaw ay nag-i-invite ka ng mga business partners mo na hindi lang yung mga kaya mo lang kausapin. Kasi yan ang challenge natin eh. Kinakausap lang natin yung alam nating kaya nating kausapin. So dapat po tayo, nagre-recruit up din tayo. Yung mga managers, mga negosyante, di ba, mga successful na tao. Ang kagandahan nun is meron silang budget. Tsaka pag nakakuha ka ng alas, yan ang tawag natin dyan. No? Pag nakakuha ka ng alas, tapos ang boxing. Ayan, ha? So, malaki ang ano, na itutulong yan sa negosyo mo. Kaya, ano, kausapin po natin, hindi lang yung mga kaya lang natin kausapin. Kasama na rin po doon yung mga tao na kahit na nakikitaan natin ang success. Ito, nakakatulong din po to kapag ka nag-i-invite tayo. Kasi pag masyado mong hinahabol ang iyong prospects, ang iyong customers, ang iyong client, di ba? So, ano nangyayari? Ano nangyayari po? Mas lalo silang umaayaw. Di ba? May mga ganun din. So, ito po, nakakatulong po ito. So, let's say, sinabi mo na yung script mo, no? Pwede mong sinabi sa kanya, meron kang online business na ginagawa. So, pwede mong sabihin sa kanya na kaso baka busy ka na sa work. Kaso baka hindi ka ma-interest. Kaso baka medyo malaki na yung income mo sa work. Ayan. So kapag ka ginagamit mo to, ang nangyayari po is mas nagkakaroon ng curiosity yung ini-invite mo. Ayan. So yan po ang kagandahan po niyan. Okay? So that is push them away. Push them away. So pagka nag-i-invite ka, pwede mong idagdag yon sa inviting scripts mo. So wala pa po tayo dun sa script. Oh. Ito po munang sinishare ko sa inyo. Ito yung mga strategy na pwede mong gamitin before ka mag-invite. Ayan. So, number one, na kailangan din natin gamitin, don't talk too much. Lalo na kapag ka nag-invite ka. Kasi ang goal mo lang talaga is to set an appointment.
Ang goal mo lang talaga is to set a meeting. Hindi po talaga napaliwanagan po yung ini-invite mong prospect. So maintain mo lang na short yung invitation mo. Pwedeng ang opening mo sa kanya, "Hello Mark." Pwede mo sabihin sa kanya ganoon, "Hello Mark. 1 minute lang papunta ako sa next meeting ko, may sasabihin lang ako." So pwedeng ganoon. So that create urgency, no, na nagmamadali ka. So sell the meeting, of course, yan yung mga kailangan nating gawin. And this is very very important. Have fun. So kapag ka nag-i-invite ka na, dapat nag-e-enjoy ka din. Okay? Nag-e-enjoy ka rin. Huwag po masyadong seryoso. Pag ginagawa mo na si IAM Worldwide, maganda, huwag ka masyadong seryoso. So have fun din. Nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. So of course, be confident and sell the meeting. And also, prospect is testing you din kapag tayo po ay nag-i-invite. Kaya dapat, never lose control kapag ka nag-i-invite tayo. Okay, kapag kayong kausap nyo po, ay minsan iaano ka niyan, sasabihin sa'yo, "Eh ano ba yan? Paano ba yan?" Ganon, di ba? So, of course, pwede mo naman sagutin yung objections niya, pwede mo sabihin sa kanya, "Connected to sa ganito, Mr. Prospect, connected siya sa online business, would it be okay kung masagot ko lahat ng question mo sa meeting natin mamaya? Kasi kung makaka-attend ka, Mr. Prospect, for today, hindi na ako hahanap ng ibang i-guide sa online business. Kung hindi ka naman makaka-attend, ibang tao na ang hahanap na lang ako ng ibang tao." Okay? So, never lose control kapag ka nag-i-invite po tayo. Okay. So, direct, ito yung mga way, ano no, iba't ibang klase ng pag-i-invite. Meron pong tinatawag na, yun nga, yung direct approach. Meron naman tayo yung indirect. Ayan. Meron din yung nag-i-invite ka gamit ang kanyang challenge, no? Kung ano man yung problem niya. So minsan, kapag ka may mga nakakausap kang prospect, minsan may problema sila sa health. O edi doon ka papasok sa health issue, di ba? Kung money issue naman, doon ka rin papasok. Now, ano yung direct, ano yung indirect? Ayan, so para malaman lang natin, ano yung difference nun? So yung direct is siya mismo yung inaalok mo. Dali lang intindihin, no? Yung indirect, ayan, napaka-powerful yan. Yan naman yung tinatawag na baka may kakilala ka. Ayan. So, indirect ang tawag po dyan. So, yan po ang mga natututunan natin sa pag-i-invite. Alam nyo, pagdating po sa pag-i-invite, ganito po yan eh. Minsan kasi na panghihinaan na tayo ng loob, no? Minsan pagka nag-i-invite ka, minsan pakiramdam mo na parang ang hirap magpa-join. Ayan. So, mayroong mga ganung moment, lalo na pagbago ka pa lang. Alam mo yung tipong nag-i-invite ka naman, ginagawa mo naman yung dapat mong gawin, pero parang may kulang, no? Bakit yung iba ang bilis nila makapagpa-join? Bakit parang ako ang bagal? Ayan. So, pero ang kailangan lang talaga dyan is kailangan mong i-try it one more time. Kailangan mo lang subukan siya ulit. Kailangan mo lang gawin siyang routine. Ayan, kaya gawin siyang routine na wala ka ng emosyon. Ayan. Actually, meron ang isang experiment na ginawa yung mga scientists. Ang ginawa nila, kumuha sila ng malaking aquarium, tapos naglagay sila ng isdang malaki, saka naglagay sila ng isdang maliit. Alam mo, paglapag nung dalawang isda, na isang malaki, na isang maliit, you know what happened? Paglapag, automatic, yung malaking isda tumakbo agad doon sa maliit na isda and kinain yung maliit na isda. So, nasa aquarium sila. And then, sa next experiment nila, ang ginawa nila, nilagay nila yung malaking isda and then nilagay nila yung maliit na isda. Pero, ang ginawa nila, nilagyan nila ng glass. O, nilagyan nila ng ano ba tawag doon? Yung harang. No? Nilagyan nila ng harang sa gitna na transparent. So, ang ginagawa, paglagay ng harang dun na transparent dun sa aquarium, ang ginawa ng malaking isda, ang bilis ng ano niya, no, ng langoy niya, and tinatry niyang kainin yung maliit na isda. Kaya lang, anong nangyari? Nauuntog yung guso niya. Nauuntog yung guso niya kasi merong harang na transparent. So, ang ginagawa ng isdang malaki, iikot lang, and then, lalangoy ulit na mabilis, itatry niyang kainin yung isdang maliit. And from time to time na ginagawa niya yun, nauuntog siya. Lagi siyang nauuntog.
And dumating yung time na sumuko na siya. Okay, hindi niya na tinatry na kainin yung yung isdang maliit kasi nga merong harang na transparent. You know what they did? Ang ginawa nila, tinanggal nila yung transparent na harang. And you know what happened? Never kahit isang beses tinry nung malaking isda kainin yung maliit na isda. Bakit? Kasi na-condition na siya na hindi niya makakain yung isdang maliit. Pero, isa na lang eh. Kung itatry niya na lang one more time, last na lang, makukuha niya na yung gusto niya. And same thing with our business. Sometimes, minsan tayo, nawalan tayo ng gana, ganyan, di ba? Minsan, napagod ka na mag-invite. May mga ganong moment eh, lalo na sa mga bago. Pero kung itatry mo one more time, lalo na pati sa mga medyo tumatagal na, maybe 1 year ka na, maybe 2 years ka na, if you will just try it one more time, magugulat ka eh. Bigla ka nakakuha ng tamang tao, biglang nakakuha ka ng leader, di ba? And then, mas lalo kang gaganahan. So, ang recommendation ko ngayon, you try it. You try it again, especially sa mga ano no, sa mga medyo humihinto sa pag-i-invite. Ayan. So kailangan tuloy-tuloy tayo, tuloy-tuloy. Okay? So paano mag-invite? Ito na. So syempre chat no, no? Wala naman na ibang strategy ngayon sa pag-i-invite. Chat tsaka phone call. So, ang pwede mong gawin sa mga nai-invite mo ay pwede mong sabihin sa kanya na, kunyari, pangalan niya si Mark. Bentang-benta sa akin si Mark. O, sabihin mo sa kanya, Mark, I have an idea I want to share. So, yun yung pwede mong script no, pag-i-invite sa kanya. Mark, meron akong idea na naisip kung saan magagawa natin ang kumita ng pera kahit nasa bahay lang tayo. Ayan. So Mark, meron ako idea kung saan yung gastos natin sa bahay, yung mga binibili nating produkto, eh pwede natin pagkakitaan. Ayan. So yan yung mga idea. Ang recipe kasi ng pag-i-invite, may halong curiosity. Saka may halong urgency. Ayan. So yan yung mga nakakatulong sa pag-i-invite. So pwede rin naman diretsuhan. Mark, meron akong negosyong ginagawa ngayon, IAM Worldwide. Okay lang ba i-share ko sa'yo? Kasi naghahanap ako ng mga tao na pwede kong makasama sa online business na to. So, pwedeng diretsuhan IAM Worldwide. Mark, meron akong, narinig mo na ba yung IAM Worldwide? Pwede rin yun. Tapos, pag sinabi niyang hindi pa, okay lang ba i-share ko sa'yo? Kasi ito yung trending na online business ngayon dito eh. So, pwede mong i-share sa kanya. Okay, so pwedeng diretsuhan, pwedeng product din yung approach mo. Pwede rin. So, halimbawa, Mark, anong vitamins ang tinitake mo? Alam mo, itry mo tong barley, ang ganda. So, pwede rin yun. Tapos, sasabihin mo yung benefits. Ayan. So, nakakatulong to sa ganito. Nakakaboost ng immune system. Lalo na para sa nanay mo, para sa tatay mo, ganun. So, pwede mo silang invite using products. Now, pwede rin naman itong mga to. So, pwede mo sabihin sa kanya, Mark, meron ako na-discover kung saan magagawa nating kumita kahit na may negosyo pa tayong iba, kahit na may trabaho pa tayong iba. Would it be okay kung i-share ko sa'yo 4 p.m. mamaya? Ayan. So yung isa namang script natin, business proposal. Ayan. So pagka nag-i-invite ka na, Mark, meron akong business proposal sa'yo. Ito naman, ginagamit naman ito sa mga kakilala mo na medyo may kaya. Yeah. O kaya negosyante, no? Meron akong business proposal. Mark, anong gagawin mo tomorrow? Meron akong business proposal sa'yo. 4 p.m. Okay lang ba magkita tayo 4 p.m.? Would it be okay kung makapag-meet tayo ng 4 p.m. tomorrow? Okay? Tapos, yung isa namang script is, can you help me? Ayan. So, pag tinawagan mo siya, pwede mo sabihin sa kanya, Mark, good p.m. Actually, medyo nagmamadali rin ako ngayon. Mark, naisipan lang kitang tawagan. Pwede pa ako magpatulong sa'yo? Yan, so pwede yun. And then sasabihin mo sa kanya, Mark, kasi meron kaming gathering mamaya sa Zoom. Na-assign kasi ako magdala ng tatlong tao. Meron na ako nakuhang dalawa, kailangan ko na lang ng isa pa. Would it be okay kung maisama kita dun sa
gathering namin. Hindi naman sa akin importante kung ma-interest ka sa business ko. Importante lang sa akin ang suporta mo. So, pwede po yun. Okay? And another thing is yung gamit na side project. So, prospect mo si Mark. Mark, meron akong ginagawang side project ngayon online. Kung sakali ba, interesado ka pa bang kumita on the side bukod sa trabaho mo? Pag sinabi niyang yes, oo naman, sakto. Mamaya, merong kaming gathering, 6 p.m. Okay lang ba? Invite kita. And then, pag na-interest ka, pagtulungan natin. Kapag ka hindi naman, okay lang. Don't worry, wala naman yung commitment. Okay? So, yun. Yan ang mga pwede natin gawin po kapag tayo po ay nag-i-invite. Yan. So, yan po ang mga ano natin, option natin. So, hindi na tayo dadaan dito sa script natin. Ngayon, ano ang natutunan mo? Bago ako magpatuloy, ano ngayon ang natutunan mo sa lahat ng sinabi ko ngayon na tumatak sa'yo, na na-realize mo, ito, i-a-apply ko to, itong part na to. Sige nga, comment nga po natin. Tingnan po natin ang inyo pong natutunan. Sige po, comment po tayo ng number one kung nagugustuhan nyo ba to. May natututunan ka ba? Yan. So ngayon, kapag ka may mga bago ka, kailangan kahit papano, by the way, you need to follow yung sistema ng team mo. No? Huwag ka muna gumawa ng sarili mong sistema. Huwag ka rin muna gumawa ng sarili mong sistema. Yung company kasi natin may sistema rin naman. No? Every day we have a training. So, kailangan mong sundin yun. Kung ano man yung pinasa sa'yo ng mga strategy ng mentor mo, kailangan mo yon i-apply din. Okay? Kailangan mo i-apply. Now, ang main goal natin kasi, lalo na pag may mga bagong sumasali sa'yo, ang pinaka-goal is maging independent. Ibig sabihin, kaya nila kahit wala ka. So, itong tinuro ko sa'yo na mga scripts, no? Konting scripts sa pag-i-invite, kailangan to ma-practice mo. Kailangan to ma-try mo, masubukan mo. Kailangan gumawa ka na ng script. Kung meron ka ng script galing from your team, yun na yung gagamitin mo. Okay, yun na yung gagamitin mo. And kailangan ikaw mismo natatry mong mag-chat talaga or natatry mong itawag tong script na to. Kasi kapag ka na i-a-apply nyo po yan, mas nagiging mas nagiging credible ka sa iyong leader na ganun pala siya ginagawa. So mas natututo ngayon yung iyong mga leader. So ayan, basahin natin yung mga comment mo. Yung iba, try and try. Ayan. So sabi ng iba, lakasan ng loob. So ayan, tama yun. Kailangan maging independent. So okay ba tayo doon? Deal ba tayo doon? Simula ngayon, kaya mo nang mag-invite ng iyong prospect. Ayan. Tapos, pakita mo rin sa leader mo na ganito mag-invite. So halimbawa, magkasama kayo. Ganito ito i-chat ko ngayon yung prospect ko. Ito yung sasabihin. Ayan, nakikita mo, ito yung pinag-usapan namin. Okay, so pag tinanong niya ako, ito yung sasagot ko. So sa chat pa lang, napapakita mo sa kanya paano talaga nag-i-invite, paano na mag-prospect. And kung sa calls naman, kung mas maganda kung naririnig ka rin niya kung paano mo ginagawa. Okay po ba tayo doon? And then, syempre, kapag nakikita niya yun sa'yo, gagayahin ka niya ngayon. So pag ginaya ka niya ngayon, kaya niya nang gawin yung tinuro mo sa kanya. Kasi ang pinaka-goal natin is maging independent yung tao natin. Ibig sabihin, kaya niyang gumalaw kahit na wala ka. Pero bago siya lumipad, bago siya, alam mo yun, matuto, dapat makita niya muna sa'yo. Ayan. So paki-comment nga po, ako po muna ang mag-a-apply. Ayan, ha? Ako po ang mag-a-apply. Sige po, comment po natin. Nice, nice. So, eto, ano pa ulit, no? Para lang additional info pa ulit. So, eto, nakakatulong po ito na yung mga prospects po natin, syempre, huwag nating i-judge. Ha? Kasi minsan, Gina-judge natin, akala natin mukhang hindi sasali to, yung tito ko, walang pera to, yung kakilala ko, mayaman na to, kung ano man. So, gina-judge natin.
So which is hindi siya ano no, hindi siya nakakatulong. Kasi sa negosyong ginagawa natin, yung akala nyo pong sasali, yun yung hindi. And yung akala mong hindi sasali, yun ang sumasali. Kaya wag na wag kang magja-judge kasi po hindi ka judge. Okay, so maraming salamat sa mga nagko-comment. So pwede kang mag-add, no? Siyempre, focus ka sa kakilala mo. Ha, kaklaruin muna natin 'to, ha. Focus ka sa kakilala mo kasi ang dami mong kakilala. Yan muna invite mo. Ubusin mo 'yan. Ha? So kailangan dumami ang ano mo, kumbaga, yung mga nai-invite mong kakilala. Kasi you will never know. Sa totoo lang, you will never know. Huwag po tayong magja-judge. Okay po ba 'yon? So huwag tayong magja-judge sa mga prospect natin. Pero syempre, pagkaubos na yung prospect list mo, yan. So pwede ka na ngayon na mag-a-add ka na rin ng mga friends mo. So yan yung pwede mong sabihin. O yan, thank you for accepting. I just love connecting sa mga taong nasa sales or different careers. So yan. So yan ang mga, parang nagiging friendly ka lang sa kanila. Okay ba yon? So ngayon, kapag naging friends na kayo, o dito na tayo ngayon sa step 2. So pwede mo na sabihin sa kanya, Mark, meron akong project na ginagawa ngayon at kasama ko mga successful na negosyante dito. Kung saan magagawa natin kung kumita on the side and we are forming a team, isa ka sa napili ko. Would it be okay kung i-share ko sa'yo 4 PM tomorrow? Pwede mo rin sabihin sa kanya, Mark, interesado ka pa bang kumita on the side bukod sa trabaho mo? Tapos pwede mong i-apply sa kanya yung push-pull. So pwede mo sabihin sa kanya, kaso baka busy ka na sa work. Pero maganda to kasi online mo lang gagawin. Yan nga lang, syempre, iniisip ko rin, baka malaki na yung kinikita mo sa work mo, baka hindi mo na to kailangan. Pero ito, kung sakaling ma-interest ka, i-guide kita. Yan nga lang, baka hindi mo magustuhan. Pero maganda to kasi may mga incentives tayong binibigay dito. So yan yun, no? Kumbaga yan yung paggamit ng push-pull. Okay? So may mga video ka na rin, pwede rin video yung isesend mo, pwede rin naman yung Zoom nyo. Kasi depende, no? Kanya-kanyang strategy yan. Ayan. So, step 3 naman kapag ka hindi interested. Ayan. So, ito yung mga pwede nating gamitin din. So, sa step 3, dalawa lang ang isasagot niya sa step 3. Tama ba ako? Interesado ako or hindi? Ayan. Dalawa lang yan. So, ang pwede mong gawin sa kanya, pwede mong sabihin, pag sinabi niya, ay, hindi ako interesado. O, pwede mong sabihin sa kanya, Mark, thank you for sharing that. Kung sakali na lang na may kakilala ka na gusto kumita on the side habang nasa bahay, i-refer mo na lang sa akin. O kaya naman, kung sakali may kakilala ka na lang na gusto kumita ng 30 to 50,000 a month part-time, i-refer mo na lang sa akin. Salamat Mark, God bless you. Ganon. Tapos biglang magugulat ka, biglang mai-interest yung ano mo. Yung kausap mo, 'di ba? Pagka-interested naman, pwede mo sabihin sa kanya, Mark, sakto. Mamaya, meron kaming gathering sa Zoom. Isasend ko ang link sa'yo para makapag-start ka na agad. I know marami kang itatanong kung ano ito at paano ito. Would it be okay kung dun ko na lang masagot para isang meeting na lang? See you later mamaya. Oh, di ba? So, yun. Yun ang mga pwede nating gamitin, lalo na kapag tayo po ay nag-i-invite. So, marami bang natututunan? Marami bang natututunan? Okay. So, yun po ang sistema natin sa pag-i-invite natin. So, syempre, pagdating sa pag-i-invite, eh, kasama na rin dyan yung ano, kumbaga, yung sipag mo rin. Kailangan meron kang daily method of operation. Diba, tayo po, alam nyo po, nung tayo po ay nag-work, diba? Diba, ang sipag-sipag natin, ang aga natin gumigising. Ano pa? Kahit na po, eh, pagod na tayo, nagtatrabaho pa rin tayo. So dapat pag nasa IM na tayo, yung sipag natin sa work before, nilalagay mo rin dito. Dapat mas nagsisipag ka sa negosyo mo kasi dito pwede mong ika-asenso. Okay? Kaya dapat meron kang daily method of operation. Ano yung daily method of operation? Yun yung everyday mong gagawin, syempre except Sunday. Klaro ba tayo doon? So except Sunday syempre. So halimbawa, meron kang mamomrospek ako ng 10 tao everyday. Mamomrospek ako ng 5 tao everyday. Magpe-present ako ng business ko ng 5 tao everyday.
So meron kang daily method of operation. Magfa-follow up ako ng 5 tao everyday. Tatawagan ko yung mga nakausap ko everyday 5. Yun yung follow up. Hindi rin pwedeng kausap ng prospect tapos hindi ka naman nagpa-follow up. Yun naman yung weakness ng iba. So kailangan nakakausap mo yung mga iyong pong na natawagan mo na. So kailangan nagpa-follow up tayo. Kasi minsan yan yung pinaka nakakalimutan na lang natin. And sometimes wala rin tayong daily method of operation. Makakatulong kung mag-a-alarm ka. So halimbawa, 11 to 12 p.m. yan yung time na 11 a.m. hanggang 12 p.m. ito yung time na ako ay magpo-prospect. Okay, halimbawa, 3 to 4 p.m. ito yung time na magko-calls ako. So makakatulong kung mag-a-alarm ka. Okay, klaro po? Yan. So yan yung mga pwede nating gawin kapag tayo po ay nasa ganitong negosyo. Yan ang makakatulong po sa atin. And syempre, no? Syempre, ano yan eh, kumbaga may mga times din na may mai-invite ka. Na especially mga kaibigan, no? I mean hindi naman lahat ng kaibigan natin maniniwala sa negosyo natin. So wag natin aawayin. And kung meron mang mga nagne-negative sa iyo, okay, may mga tao man na hindi naniniwala sa iyo, okay lang 'yon. Kasama 'yon. Kasama 'yon sa journey mo, ganun talaga sa pagne-negosyo. Okay? Parang ano 'yan eh. Sino dito gusto ng kwento? Ayan. Comment nga tayo ng yan. Comment nga tayo ng number one. Sino dito gusto ng kwento? Meron pong isang lalaki. Naglalakad siya, kasama niya yung kalabaw niya. Ayan, saya-saya niya, no? Talagang ano lang siya, relax na. Eh, hindi niya alam, ako naglalakad siya. Yung kalabaw niya po, eh, nalaglag sa balon. Meron pala silang dinaanan na may balon. So, what happened is, dahil malalim yung balon, alam niyo po nangyari, hindi niya maiangat yung kalabaw niya. Kasi number one, ang kalabaw, ang bigat. Di ba? Ang bigat ng kalabaw. Hindi mo na maangat yun. So, yung tali niya, hindi niya mahila. Sa kakahila niya, you know what happened? Naputol yung tali ng kalabaw niya. So, maghapon niyang iniisipan ng paraan, paano niya maiaangat yung kalabaw niya dun sa balon. So, lumipas po ang isang araw, wala na siyang way, no? Kumbaga sa ano, hindi niya maisipan ng paraan, paano niya maiaangat yung kalabaw niya. So, ang ginawa na lang niya, sabi niya, kawawa naman tong kalabaw ko na to. Sige, ganito na lang. Ayoko naman mahirapan pa siya. Ililibing ko na lang siya. Sabi niya ganun. Ililibing ko na lang. And you know what happened? Ang ginagawa niya, so meron siyang dalang pala, no? Ang ginagawa niya, kumukuha siya ng buhangin, nilalagay niya dun sa ano? Sa balon. So, buha siya ng buhangin, ilalagay niya sa balon. And you know, alam niyo yung ginagawa ng kalabaw niya? Tuwing nalalagyan yung ng buhangin yung kalabaw niya, ang ginagawa, sinishake. Sinishake lang nung kalabaw niya. And then ang gagawin ulit, lalagyan ulit ng buhangin and then isishake ulit ng kalabaw niya. Okay? And then pagkatapos ishake, yung dirt, ang ginagawa nung kalabaw, tinatapakan niya yung dirt. So, lalagyan ulit siya ng dirt, lalagyan ulit siya ng buhangin and then tatapakan niya. Isishake niya lang and then tatapakan niya. And pawis na yung may-ari ng kalabaw, kakagawa niya ng ganun, nagulat siya. Kasi nung ginagawa niya yun, nagulat siya. Yung mga tinatapon niya mga dirt, yung mga tinatapon niya mga buhangin, nagulat siya yung kalabaw niya na lalaglag sa balon, eh nakalabas. Unti-unting lumalapit sa kanya. So, ang point dito is this. Ganun din pala in life, ganun din pala sa negosyo natin. Minsan, ang daming dirt, no? Ang daming negative minsan na itatapon sa'yo. Pero okay lang yun. Ang importante lang, kailangan mo lang ishake tsaka tapakan yung dirt. Kasi yung dirt na yun, yun yung mag-aangat sa'yo. Okay? Yung mga no na yan, yan ang magiging yes mo someday. Yung mga kakilala mo na hindi sumasali sa'yo ngayon, ngayon lang yun. Pag nakita nila na nagkakaroon ka na ng results unti-unti. Lalo na kapag nakita ko si Ma'am Ikay, nandyan, nag-comment si Ma'am Ikay. Lalo na pag nangyari sa iyo na yung nangyari kila Ma'am Ikay, kila Mentor Ikay, na nagkaroon ng property,
nagkaroon ng mga sasakyan, maayos na ang buhay, unti-unti nang nagiging yes yung mga taong nag-no sa'yo. Okay? So kaya kailangan, shake mo lang yan, huwag ka magpapa-apekto, shake mo lang, and then yung dirt, yun yung mag-aangat sa'yo. Tapakan mo lang yung dirt, unti-unti. Okay? So ganun kasi talaga. Nilalaban kasi ang pangarap para sa pamilya mo. Kailangan mong ilaban yun. Wala kasing madali. Alam mo, kung madaling umasenso, marami nang umasenso. Hindi talaga, nakadesign talaga siyang may challenge. Okay? Saka wala rin pong mai-inspire sa kwento mo kung wala kang challenge na dinaanan. So kasama yan, ha? So kasama yan. Siyempre, ilalove naman natin yung mga tao na ano, alam mo yun, hindi mo naman kailangan silang, alam mo yun, magalit ka pa sa kanila, kunyari hindi sumalis, wala namang ganun. Hindi na yun, talagang ano talaga, may sasali, may hindi. Pero ikaw, nag-grow ka, natututo ka. Kasi hindi ka lang naman, nandito ka para just kumita, pero bukod doon, nandito ka rin for you to grow. Okay? For you to become a better person. Kasi hindi lang naman nila naiintindihan eh. Yung iba mong kausap na kung bakit sila hindi na-interest sa IAM. Okay? Eventually, marirealize din nila. Maybe hindi pa ito yung time nila. And always remember na kung kaya ng iba, sa dami-dami ng nagiging top earner natin sa IAM, kung kaya ng iba, kaya mo rin. Okay? Huwag kang mapanghinaan ng loob na siguro kasi hindi ako magaling magsalita, siguro kasi hindi ako magaling mag-online marketing, siguro kasi hindi ako magaling mag-present. Lagi mong tandaan, lahat ng mga nandito ng mga top earners, nagsimula lang din na hindi marunong katulad mo. And if they can do it, maniwala ka sa akin, you can do it. You can do it. Okay, once na naniwala ka na, na kaya ko to, di ba? Kasi may mga training naman tayo dito eh, kung lahat lang yan i-apply mo, you will notice nagkakaroon ka ng magandang results. So my question is this, ikaw ba yung tipo ng tao na hindi ka naniniwala sa sarili mo? Ikaw ba yung tipo ng tao na sinasabi mo na, ha, siguro ganito na nga lang ako talaga. O ikaw yung tipo ng tao, hindi. Kung kaya nila, kaya ko rin. Kung ano yung sinabi ng mentor ko, gagawin ko. And you will be amazed pag ginawa mo yon. Little by little, you will realize, boom, kaya mo nga. Kasi kung magpipray ka ng, alam mo, katulad sa atin, marami naman nagpipray ng, Lord, gusto ko po umayos ang buhay ko. Kung meron nagpipray na umayos ang buhay niya, do you think lalaglagan siya ni Lord ng pera? Or maybe ng solution agad? Hindi. Ang ibibigay sa iyo, opportunity. And that is IAM Worldwide. Yeah? Kung ikaw ay nagpipray ng for example, patience, hindi ka naman bibigyan ng patience eh. Bibigyan ka ng situation na matetest yung patience mo. And you are praying for wisdom, ano ibibigay sa'yo? Hindi wisdom agad. Bibigyan ka ng challenge na kung saan matututo ka at sa natutunan mo na yon, that will give you wisdom. So, yun ang ano natin. Minsan kasi pinipray natin, tamang tao. Lord, bigyan niyo po ako ng taong masipag. Hindi. Itetest ka niya kung ikaw mismo masipag. Bago kanya bigyan ng taong masipag. Are you learning? Okay ba yun? Ayan. So, question, ano ngayon yung tumatatak ngayon sa'yo sa lahat ng sinasabi natin ngayon? And may mga times, di ba, kapag ka ginagawa, sir, kasi ang hirap pala gawin ng IAM Worldwide, may mga ganun din. Alam nyo, marami kaming na-interview sa, marami po tayong mga kasamaan sa IAM Worldwide, may mga times na gusto na nila mag-quit. May mga ganun, ha? Oo, may mga times na gusto nila sumuko. Okay lang maisip yun. Huwag mo lang gagawin. Okay lang maisip yun. Kasi ang battle, nasa mind natin, huwag mo lang gagawin. Kailangan yung mind natin, ngayon pa lang, eh mahinog na tayo. Ngayon pa lang, maniwala na tayo. Kahit na wala ka pang results ngayon, kahit na nagsisimula ka pa lang ngayon, ngayon lang yun. Ngayon pa lang, paniwalaan mo na. Na one day, magiging mentor ka rin. One day, yung mga nakaka-reach ng incentives natin sa company, ikaw magiging ganun ka rin. Diba? Ang daming ngayon nakaka-reach ng brand new na sasakyan na fully paid. One day, magiging ganun ka rin. Oh,
kahit na nagsisimula ka pa, napakiramdam mo, wala ka pa masyadong alam. Ngayon lang yun. Okay? So parang ano yun eh, parang alam nyo ang lion, yan ang king sa jungle. Pero alam mo ba na ang lion, hindi siya ang pinakamabilis tumakbo. Hindi rin siya ang pinakamabigat. Kasi ang pinakamabilis tumakbo, cheetah eh. Ang pinakamabigat, elephant. Ang pinakamatangka, giraffe. Pag pinag-aralan mo lahat, hindi siya. Hindi siya yung may quality na yun. Pero isa lang ang meron sa lion. Would you like to know what it is? The answer is the way he thinks. Kung paano siya nag-iisip. Kaya kahit na pinanganak ka sa isang pamilya na mahirap, pinanganak ka sa ganitong lugar lang, napakasimple lang, it doesn't matter. As long as you think you can win in life, magtatagumpay ka in life. And the good news is, ang IAM Worldwide, tutulungan ka dun. Sa lahat na makakaya ni IAM Worldwide, tutulungan ka. You don't need to look for people na mag-aangat sa'yo. Okay? Hindi mo kailangan, Mentor TJ, kahit hindi pa kasi ako nakakakuha ng alas. Hindi. The truth is, ikaw yung alas na inaantay mo. Ikaw yun. Okay? Ikaw yun. Hindi ka naghahanap ng taong masipag. Ikaw. The moment na ikaw mismo naging masipag, yun. You will realize na ikaw pala yung gagawa ng iyong alas. Ikaw pala yung matagal mo nang inaantay na tao. Ikaw pala yun. And as you develop yourselves, yun, unti-unti, magugulat ka, nag-iiba na rin ang iyong results. So the question is this, ikaw ba yung tipo ng tao na hanggang ngayon naghahanap ka pa rin ng alas? Okay? Naghahanap ka pa rin ng tao na sana may tumulong sa akin. O ikaw yung tipo ng tao na ako yung alas. Ayan, ako yung alas na matagal ko nang hinahanap. And simula ngayon, ikaw ang gagawa. Ikaw ang mag-i-invite. Ikaw ang magmamarket ng products natin. Ikaw ang mamomrospect. Ikaw ang magpepresent dahil leader ka. Okay? Dahil negosyo mo to. And good news, kapag ka ikaw naman ay nagkakaroon na ng result sa IAM, ikaw rin ang mag-e-enjoy. Pamilya mo rin ang mag-e-enjoy. Ng mga goals mo in life, ng mga pangarap mo para sa pamilya mo, sila rin ang mag-e-enjoy. O, yun ang kagandahan. And kami, as your business partner, na mga mentors mo dito, nandito naman kami to guide you and to help you sa negosyong ginagawa natin. Okay? So, marami ka ba natutunan? Paki-comment nga po, number one, kung marami ka natutunan dito. And pakilagay din kung ano yung tumatak sa'yo ngayon sa lahat ng sinabi ko. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood. And again, there is no good trainer. Only a good student. Nasa application lang po ang sekreto. Ayan. So comment po tayo ng number 2 kung i-apply po natin itong mga natutunan natin. Okay, so again, ano lang natin, no? Simula ngayon, yung mga script na napasa natin, so maganda po may apply po natin yan. And always remember na si IAM Worldwide po is nandito to provide the best opportunity po para sa atin. So, nakahanap ka na ng opportunity, ang next na kailangan mong gawin is trabahuin tong opportunity na to. Kung saan magagawa mong kumita kahit nasa bahay ka lang. Di ba? So, may mga kasamahan po tayo ngayon kumikita ng 300,000 naman, 500,000 naman nasa bahay. Pa-Facebook ka lang, pero kumikita ka. Wala naman tayong babaguhin sa ginagawa mo eh. Kung dati nagfe-Facebook ka, magfe-Facebook pa rin naman tayo sa IAM. Yun nga lang, pinagkaiba nga lang, kumikita tayo habang nagfe-Facebook tayo. Okay? So let's take advantage itong era natin na may internet na so that 1 to 2 years from now, passive income ka na. 2 years, 1 to 2 years lang. Bigyan mo to ng oras, seryosohin mo, I'm sure malayo mararating mo. Okay?